Patuloy ang epekto po ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan dito sa may parteng silangang parte ng Mindanao at magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan. Habang sa natitirang parte ng ating bansa, magdadala rin ng easterlies ng generally mainit na panahon at mayroong mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon pa rin at sa gabi. Hanggang sa katapusan naman po ng Hunyo, possible na magkaroon tayo ng dalawang weather system, ang southwest monsoon at ang low pressure area. Meron din tayong dalawang senaryo po na nakikita regarding the low pressure area. Una na dyan, yung unang senaryo natin, possible po na may mabuo na low pressure area as early as Monday dito po malapit sa may Eastern Visayas. And then from Monday hanggang Tuesday ay tatawirin ang silangang parte po ng Pilipinas papunta dito sa may eastern part of Luzon. At pagsapit naman ng Martes ay tatawirin ang Northern Luzon nung nasabing low pressure area habang posible mag-enhance ng habagat sa Luzon, Visayas at western part of Mindanao. Yung ikalaw naman pong senaryo, possible ulit na may mabuo na circulation or low pressure area malapit sa may Eastern Visayas or Caraga region, Lunes. Lunes hanggang Martes ay posibleng tumawid itong nasabing circulation patungo dito sa may Visayas hanggang makarating po ng Mimaropa pagsapit ng Martes. At inaasahan din magpapaulan dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So ano yung nakikita nating possibilities regarding this dalawang senaryo? Magpapaulan po ito dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinag-iingat natin kapag nagkaroon po ng malalakas na mga pag-ulan, posibleng itong magdulot ng mga pagbaha or landslides, kaya't palagyan pong tumutok sa ilalabas na updates ng PAGASA. Ngayong araw naman po, magdadala ang easterlies ng mainit at maninsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, may kasamang mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan. As early as morning, possible na yung maulap na kalangitan dito po sa may eastern part of Bicol region at sa Quezon province. Then pagsapit ng tanghali, maulap na sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na dyan ang Ilocos region, dito rin po sa parte ng Cordillera region, itong Abra and Benguet. Central Luzon, Metro Manila, possible na po ang cloudy skies, tanghali pa lamang. Calabar zone, at dito rin po sa may Bicol region at Mimaropa. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mataas ng chance ng mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan, lalo na dito sa may parteng Calabar Zone, dito rin po sa may kanlurang parte ng Central Luzon, Zambales, Bataan, and Tarlac, at patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms sa may Ilocos Region at Cordillera Region, and even parts of Cagayan Valley. Temperatura natin sa Metro Manila ngayong araw ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Baguio naman ay mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa silangang parte ng Mindanao, particularly sa buong Davao region at sa mga probinsya ng Surigao del Sur at Agusan del Sur, asahan na po ang makulimlim na panahon ngayong araw dahil sa easterlies. Sasamahan pa ito ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains kapag meron tayong mga thunderstorms, kaya't pinag-iingat po natin sila sa posibleng baha or landslides. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan as early as tanghali at sa umaga naman, partly cloudy to cloudy skies. Sa hapon hanggang sa gabi, mataas muli ang chance ng mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan dahil yan sa easterlies. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, generally fair weather naman tayo sa umaga, pero pagsapit ng tanghali, mataas ang chance ng mga isolated na pag-ulan dito po sa may Panay Island at sa buong Eastern Visayas. Then sa hapon hanggang sa gabi, mas kakaunti na yung mga pag-uulan natin and more on dito na lamang po sa may Western Visayas. Temperature natin sa Metro Cebu mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao naman ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po ay wala pa rin tayong gale warning or banta ng matataas na alon. Wala naman tayong inaasahang sea travel suspensions sa susunod na dalawang araw. Kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po dito sa nabanggit natin na lugar sa Surigao Provinces at saka sa Davao Region, possible po yung hanggang 2 metrong taas ng mga pag-alon. In other areas, kalahati hanggang 2 metrong taas ng alon. Sa susunod na 3 araw, sa Metro Manila, iba-ibang scenario po or weather conditions ang mararanasan natin. By Sunday and Monday, asahan yung generally maaraw na umaga at sa tanghali, possible po yung hanggang 33 degrees Celsius na temperatura. Sa hapon hanggang sa gabi, around 1 p.m. hanggang 8 p.m. is possible na po na magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat, pagkulog. Kaya sa mga lalabas po ng bahay, ugaliin magdala ng payong sa hapon.
At pagsapit naman po ng Tuesday, asahan ng maulap na kalangitan, epekto po yan ng habagat or southwest monsoon. So asahan na yung maulap na kalangitan, Tuesday pa lamang na umaga, sasamahan na yan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, so mag-ingat po sa mga pagbaha. Temperature natin is from 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, sa susunod pa na tatlong araw, pwede pa rin po dahil asahan ang fair weather conditions Sunday hanggang Tuesday, June 28. Maaraw sa umaga, pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, nandiyan na yung chance ng mga pulupulong pagkidlat pagkulog na may kasamang malakas na hangin at ulan, mas madalas ang mga thunderstorm pagsapit ng Martes, habang unti-unting lumalapit o lumalakas ang habagat. Sa ating mga kababayan po dito sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, generally fair weather conditions tayo bukas, araw ng Linggo. Asahan lamang yung mapulupulong pag-ulan o saglit ng mga localized thunderstorms sa hapon. Pagsapit ng Monday and Tuesday, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan. Mas madalas ang mga kaulapan pagsapit ng Tuesday at mas madadalas din po ang mga pag-uulan habang posible na may mabuo na low pressure area. Sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Cebu, Sunday asahan pa rin ang generally fair weather conditions. Maaraw po sa umaga, sa tanghali possible yung hanggang 32 degrees Celsius na temperatura at may chance na mga dagli ang pag-ulan sa hapon. Then pagsapit po ng Lunes at Martes, mostly cloudy skies na tayo or kukunting panahon na lamang po nagkakaroon ng maaraw na kalangitan at asahan lamang yung mga pulupulong pag-ulan as early as morning. Mayroon mga thunderstorms pagsapit ng hapon. Panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, asahan Linggo at Lunes, meron pa rin pong bahagyang epekto ng easterlies and possible na low pressure area kahit magdadala ito ng mostly cloudy skies sa susunod na dalawang araw. At meron mga kalat-kalat ng mga pag-ulan as early as morning. Pagsapit ng Tuesday, dyan na papasok yung fair weather conditions or maaraw na panahon. Meron lamang mga saglit na pag-ulan or localized thunderstorms sa gabi hanggang madaling araw. Si Haring Araw ay muling sisikat 5:29 ng umaga at lulubog ito 6:28 ng gabi.